Sa iba pang balita, napirbisyo po ang ilang pasahero ng UV Express dahil sa pagbabawal sa mga ito na bumiyahe naman sa EDSA. Pero giit ng LTFRB, makatutulong ito para makabawas sa traffic. Balitang hatid ni Ivan Mayrina. Ang layo nang iniikot nila, tapos traffic na din doon sa Mindanao Avenue. Dati dito rin, traffic, tapos ngayon maglalakad kami, layo pa rin. Nagmamarakulyo ang mga suki ng UV Express. Sir, medyo pahirap po sa mga commuters natin. Sila po ang nahirapan. Kami kaya naman namin mag-adjust, kaya lang sila po talaga nahirapan. Bawal na kasi bumagtas sa EDSA mga UV Express ayon sa utos ng Land Transportation and Franchising Regulatory Board o LTFRB. Maliban na lang kung tatawin lang patungo sa destinasyon, halimbawa sa mga intersection tulad sa Quezon Avenue Corner EDSA. Ang target, makabawas sa mga UV Express sa volume ng mga sasakyan sa EDSA kung saan notorious ang traffic. Nag-aala jeep daw kasi ang mga UV Express dahil nagsasakay at nagbababa ng pasahero sa gitna ng mga biyahe na dapat ay may multang 200,000 pesos. Lumalabag din daw ang mga ito sa kanilang prangkisa pag bumagtas sa EDSA. There is really no franchise that was issued to UV operators to ply the route along EDSA. Yun ang what is in our record. And therefore, pag may makita tayo ng mga UV Express on EDSA, mangyari, out of line sila. Kinontra ito ng Coalition of Operators, Drivers, Employees of UV Express o Code X na may 10,000 miyembrong UV Express. Yung ating pong kasalukuyang prangkisa ay wala pong nagsasaad na bawal ang EDSA dumaan sa EDSA. Unang-unang nga po, sinasabi ko, wala pang 2,000 ang dumadaan sa EDSA na UV Express. Aapila raw ang Code X sa LTFRB para bawiin ang utos. At kung hindi, dudulog sa korte at hihingi pa ng dagdag pasahe dahil mas humahabang kanilang ruta sa pag-iwas sa EDSA. Ang MMDA walang opisyal na datos kung ilang UV Express na bumabagtas sa EDSA, pero naniniwala silang makakatulong ito sa pagluwag ng trapiko. Kung 2,000, tapos ilang beses sila nagbiyahe, di ba? Uh-huh. Hindi naman once lang babiyahe ang mga yan. Yung 2,000 mo, pwede yan, 3 beses o 4 beses bumiyahe, malalapit na ruta. Uh-huh. Magkakaroon pa rin naman siguro ng impact yung kahit papano. Ivan Mayrina, GMA News.